uso, lahat ng kaibigan ko may nobyo. Kailangan kong makisabay sa uso at magka-nobyo. Pero natukso ako. Nalilang. Natakot na baka iwan ako ng taong mahal ko. Kaya binigay ko sa kanya ang lahat. Ang lahat-lahat. Bakit nga ba nagsisisi ang babae? Bakit parang hindi siya masaya sa kanyang buhay? Dito, ating malalaman kung ano ang kanyang storya. Handa ka na ba? Kumusta ang biyahe? Siya si Taeyang, 16 years old. Napakasipag na bata. Siya ay honor student at maaasahan sa lahat ng gawain pang-eskwela. Mahal niya ang kanyang ginagawa, kaya naman hindi na siya nahihirapan sa mga ito. Siya ay may pangarap, mataas na pangarap. Walang araw, makakatulong din ako sa pamilya ko, and I will be successful someday. Pagpapataka, daing ibang mumuyahon, kundi ikaw, papadabo. Uy, Taeyang! Birthday ko bukas, overnight. Kailangan nandun ka, ah. Sige, tatry ko. Hindi, kailangan nandun ka. Sige, tatakas na lang ako. Sige, sige. Sige! Excited ako. At nung gabing yun, sila ay nagsaya, nagkantahan, at nag-inuman. Muna si Taeyang dahil siya ay may hilo ng nararamdaman. At doon sila nagtagpo ni Dodong. At doon din nagsimula ang kanilang pagkakamabutihan. Sila ay nagkakilala, nagkamabutihan, at nakaramdam ng pagmamahalan. Ngunit doon rin pala magsisimula ang pagsisisihan nilang aksidente na babalot sa kanilang buhay. Sino nga ba si Dodong? Atin siyang kilalanin. Siya naman si Dodong, grade 11 ABM student. Hindi siya gaano ka-active sa paaralan, ngunit siya ay may pangarap at hangarin para sa kanyang pamilya. At kung sakaling kipitin ay lagi niisipin na minsan tayo gagawin ko ang lahat para sa ikabubuti ng aking pamilya. Sila ay nagkita at niyaya ni Dodong si Taeyang upang sila ay mag-usap. At dito rin nagsimula ang panliligaw ni Dodong kay Taeyang. Taeyang, gusto kita. Paano ang dinasipigaw ko? Alam mo, pag ikaw na pangasawa ko, gagawin ko ang lahat para sa'yo. At ibibigay ko ang buhay na gusto mo. Ano ba? Hindi mo to. Handa akong gawin lahat para sa'yo.
At doon lumalim ang kanilang relasyon sa isa't isa at umibig ng higit pa. Feeling ko with honors ako. Feeling mo naman? Pero feeling ko din kasama ko sa with honors kasi ako yun. Sinabi ni Tayang kay Dodong at si Dodong ay tinanggap ito dahil wala naman silang magagawa. At doon, si Tayang ay magpapaalam. Mama! Nanirahan si Tayang at Dodong sa bahay ng mga magulang ni Dodong. At habang sila ay naninirahan dito, sila ay may nalaman tungkol sa mga magulang nito. Bakit? Dito muna po kami na naninirahan pagsamantala. Sige, igarot na doon yung kwarto. Biktima din kami ng teenage pregnancy. Nagdadalang tao si Tayang sa edad na 16 years old at siya ay nagdesisyon na huminto muna sa pag-aaral at ganun din si Dodong. At kanilang napagdesisyonan na sila ay bumukod na muna ng bahay. Mas mabuti pa ang bumukod na tayo. Nakakaya din sa magulang mo. At dumating ang araw na si Tayang ay manganganak na. At doon, itinuguyod nilang dalawa ang kanilang anak upang mapalaki ito ng maayos. At ito na si Blast, 15 years old. Si Blast ay matipunong lalaki, kaya ito ay lapitin ng mga babae. At doon, nakilala ni Blast si Tona na isa sa kanyang mga kamag-aral. At dito, nagsimula ang kanilang love story, ngunit aksidenteng nabuntis ni Blast si Tonang. Ngayon ay birthday ni Dodong. Huwag ka na mawala. Yun, tahanan din
Salamat, salamat. Oo, oh, sino naman yung kasama mo? Tama nga pala, at anak kami. Naramdaman ni Teyang ang galit sa kanyang puso. Anong anak? Ayun na nga ba yung sinasabi ko eh! Linga! Usapan natin yan! Nagalit si Teyang dahil ayaw niyang maranasan ng kanyang anak at ng kanyang magiging apo ang hirap na kanyang dinanas. Sarili nyo, tapos nagkakaroon ng sakit. Uy, pero hindi biro yan ah, yung depression. Oo, hindi. Bakit? Bakit hindi biro? Sa aking pagtulo, nalapis ang hindi. Ang bantay ko'y tala, ang dalot ko'y bituin.